Hello mga friendy! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano gawin ang Kinemaster audio recording. Nainis na ba kayo kung bakit sobrang dami-dami na ng audio recording nyo at pag nag-edit kayo sa Kinemaster sobrang matagal ng paghahanap nyo dahil sa dami ng mga Kinemaster audio recordings nyo. Pwede ito na yung video na hinahanap nyo para matulungan ko kayo sa inyong mga problema. Just keep on watching! Gawa muna tayo ng sample. So, ayan, ito yung Kinemaster audio. Kapag marami ng recording sa inyo, nakaka-delay sa paghanap ng mga audio na gagamitin nyo sa pang-edit. Then, punta kayo dito sa file manager. Then, click nyo lang yung ito yung Kinemaster audio. Then, click nyo itong export windows. Tapos, click nyo yung check nyo. Check pala. Then, delete. So, ayan. Ganun lang siya kadaling gawin. Hindi nyo na kailangan install or uninstall yung inyong Kinemaster. So, ayan. Wala na. Wala na yung recording. Yung mga nirecord nyo, wala na. So, mabilis na lang yung paghahanap ng mga audio na gagamitin nyo sa pang-i-edit. Hindi na siya nakakabagal sa inyong paggawa ng videos. So, export na natin. Ayan, tingnan natin kung anong nangyari. Tingnan natin sa tao, wala rin siya. Wala na talagang record, Kinemaster recordings, audio recordings. Kung kailangan nyo na mag-delete ng mga files or videos na ginawa nyo, ganun lang din ang gagawin nyo. Click export windows, tapos check din yung delete. Mga friendly, ganun ko siya natuklasan. Kaya sana may napulot kayo sa aking video. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!